Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, maayong adlaw Visayas, at mapiya kapipita Mindanao. How's your week so far? Ngayong Throwback Thursday, maglaan ang panahon para mag-reflect sa mga nangyari last year. Lahat ba ng goals mo for 2016 ay nagawa mo? Naku, kung hindi pa, dapat simulan mo na yan for this year. Ang bagong taon ay panibagong simula, kaya dapat laging maging handa sa anumang sitwasyon. At syempre, kasama dyan ang pagiging handa sa magiging lagay ng panahon. Kaya tutok lamang dahil live tayo ngayon dito sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na naghahatid ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Pwede na ring balikan ang aming mga ulat, bisitahin lang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Juntayas, ang inyong makakasama ngayong Thursday morning, January 5, 2017. Kasama ba sa New Year's resolution ang pag-e-exercise? Tama yan para ang body mapanatiling healthy. Siyempre, sasabayan ka pa ng pagsikat ni Haring Araw bandang 6:23 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog bandang 5:40 ng hapon. Para naman sa mga lagay, magiging lagay ng ating panahon, makakapanayam na natin ngayon ang isa sa mga PAGASA weather forecaster, Mr. Meno Mendoza. Good morning, Sir Meno. Sa ngayon po ba, mayroong namamataan ang PAGASA na low pressure area na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility at ito ba ay posibleng maging isang ganap na bagyo? Magandang umaga din, Eunice, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, meron tayong isang binabantayang low pressure area dito nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito'y nasa layong 1,270 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon, patuloy natin itong inoobserbahan at hindi pa natin tiyak kung magiging ng isang ganap na bagyo. Subalit ito nga ay papasok sa Philippine Area of Responsibility at posibleng magdala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayan po, Sir Meno, dahil nabanggit ninyo yung mga pag-ulan dito sa Mindanao, ano po ba yung nagdudulot nito? Ito po ba yung trough ng isang low pressure area? Tama kayo, Eunice, ang nagdadala ng mga pag-ulan dito nga sa bahagi ng Mindanao ay itong bahagi ng trough ng low pressure area natin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At mga Mr. Meno, yung lagay ng ating karagatan, ito po ba ay ligtas na pumalaot o magiging masungit ang lagay ng karagatan dahil sa amihan? Dahil malakas pa rin ang epekto ng ating northeast monsoon o amihan dito sa Luzon, gayon rin sa Kabisayaan, patuloy pa rin nakataas ang ating gale warning dito sa northern seaboards ng northern Luzon at sa eastern seaboards ng Luzon at Kabisayaan. Yan ay dito sa mga baybayang dagat simula sa Batanes area hanggang dito sa Hilagang Luzon, hanggang dito yan sa northern Hilagang Baybayang Dagat ng Cagayan at Ilocos Norte. Samantalang sa silangang bahagi naman, dito yan simula sa Cagayan hanggang dito yan sa may probinsya ng Northern and Eastern Samar. Malalaki pa rin ang alon sa nabanggit na mga lugar, kaya ang ating mga mangisda at gumagamit ng panlilit na sakyang pandagat ay patuloy nating pinapaalalahanan na huwag pumalaot sa nabanggit na mga lugar. At para naman po sa mga balik eskwela at opisina na, ano po ba yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil nga meron tayong trap ng low pressure area, ito yung nagdadala ng mahina hanggang sa katamtama mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito nga sa Mindanao. Samantalang ang atin namang amihan patuloy pa rin nakakaapekto dito sa Luzon at gayon na rin sa Kabisayaan, kaya't asahan naman ang mahihinang pag-ulan dito sa rehiyon ng Cordillera, Cagayan Valley, probinsya ng Quezon, Aurora, Marinduque, Oriental Mindoro at sa Kabikulan, gayon na rin sa Silangang Kabisayaan. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi naman ng ating bansa, patuloy pa rin makakaranas ng maliwalas na panahon. Subalit asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon nga ng mga pulupulong mahinang pag-ulan.
So ayan, inuulit ko po, meron po tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At yung trough po nito ang nagpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Magiging maulan din po sa bahagi ng Luzon at Visayas, epekto yan ng hanging amihan. Kaya wag na wag pong kakalimutan ang pagdadala ng payong saan man kayo pumunta. Muli po, nakapanayam natin ngayon ang isa sa mga PAGASA weather forecaster, Mr. Meno Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Meno, sa inyong binahaging impormasyon sa amin para sa araw na ito. At dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Panahon TV. And reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from PAGASA. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.